Welcome na naman sa isang panibagong vlog at ngayon, back to pictures muna tayo dahil hindi ko nakuhanan ang before. Dahil wala din akong kamerang dali. Pero may mga photos naman akong naisalba. Itong build na to ay isang classic brat at di ko din sigurado kung mas napamahal ba kami o nakamura. Nakadepende na din sa inyo yan kung may mahanap kayong supplier na mura or gusto nyo sa online na lang bumili kagaya namin para less hassle. At ngayon, ang base bike na ginamit dito ay Baraco 1 na 175. Nakita lang namin sa daan itong unit na to dahil rush. At nung tinanong namin ang presyo ay nabigla kami dahil mura lang. Buti na lang may dalang cash. Nakuha namin tong unit na to sa halagang 10,000 lang. Complete ORCR running, walang issue sa makina. Mukhang bad limited eh. Ang pinakita naman sa may papel, rehistrado naman siya hanggang 2021, open ORCR pa. Naswerte lang siguro din sa pagkuha. Ang reason kasi nung may-ari ay need ng pera due to pandemic dahil, di ba, alam naman natin kalagayan. Itong video na to ay more on build to. Hindi ko na din sinama yung masyadong pintura, wala nang patumpik-tumpik. Hindi ko na rin sinama yung wirings. Dahil yun naman talaga yung point ng video na to, para makita lang namin ang before and after ng motor na to. Compilation lang, ganun lang. Sa build na rin na to, nasubok ang isang malupit naming pasensya. Dahil lahat ay from the scratch, syempre hindi naman natin agad-agad magagawa. Tapos yung mga piyesa na ginamit namin na pangbuo dito ay galing sa Shopee. Kaya mas lalong napatagal ang proseso. Pero habang nag-antay naman kami, ililink ko na lang lahat ng piyesa na nabili namin sa baba. Pero kung may maalam naman kayong mas makakamura kayong shop or may alam kayong supplier, pwede naman din yun. Ano lang, teknik-teknik lang. Yo! Welcome back na naman sa isang panibagong vlog, guys. Ayan, kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa gym garage. Pinangalanan din, no? Ito, ang ginagawa ngayon ni Kuya Tolitz ay isang Baraco 175 base bike. First gen to, no? First gen, yan. Gagawin niyang brat. Li-list down ko na lang din ng mga magkano yung nagastos para sa build na to. Ayun, ang kuha niya sa base bike niya is 10,000. May papel, rehistrado. Walang pera yung nagbenta ata, kaya ganun yung ano niya. Ito yung hub tsaka rayos niya. Ang rim na gamit dito is SPD. SPD na 2.5 tsaka 3. Ang gamit na gulong ay 4x17. Yan, kung gusto niyo ng ano, ito yung sa likod. Kung makikita niyo, ito yung difference niya sa NMAX. Talagang malapad. Bago lahat. Yung sa likod niya is ayan oh. 4.50x17. Swallow Classic ang kanyang gulong na ginamit. Classic. Tapos ito yung makina niya. Ayan yung makina niya. Makikita nyo, pinturahan din. Kaya hindi pa siya makabit kasi pipinturahan pa. Ata, o tapos na pinturahan pa. Bale, itong project bike na to is day 6 na agad. Kasi day 6 siya, kasi medyo busy ako nung mga nakaraan. Ayan, pakita ko, tour ko kayo sa gym namin. Yan. Ito po yung gym namin. Ano lang, solid bakal lang talaga siya. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo yung ano, yung mga ganyan. Kasi more on ganyan-ganyan lang na mga sa ginagawa eh. Yan. Gusto ko lang mapakita sa inyo yung mismong build ng Brat na Classic. Tapos, ang mga ginawa dyan is ito. Kung makikita nyo to, stock ano siya, stock swing arm, pero yung ano, nag-extend ng mga 3 or 2.5 kasi sasayad to mismo. Sumasayad siya sa mismong dulo. Sa siyempre, ganun talaga pagka ayaw mo magpalit ng swing arm para makatipid.
extensionan mo na lang. Ito, ito. Dito yata yung extension. Dito nagdagdag. Kung makikita nyo ang lapad to. Ito. Ito. Diba? Naging ito yung pinakasin nyo. Ito na lang. Nakikita nyo yan. Ayan o. Ito yung pinakaano nyo. Tapos yung tangga, yun lang, onwards lang talaga to, walang ano. Lahat to nabili sa, lahat ng parts na to, pati yung gulong, nabili sa, is galing sa Shopee. Pati itong gulong, pati yung rim. Pwera lang sa Rayos kasi may malapit naman kami dito yung ano, tindahan, ang mga motor. Ayun yung sa unahan, hindi siya naka-oversize na Rayos. Pero yung sa likod, yun o, dakel, malaki. Diba? Kaya nire-repaint kasi yung unang-unang ano na to, papakita ko sa video, ano siya, talagang mairaos na lang. Kaya nga parang kailangan na kailangan ng seller ng pera kaya binenta. Tapos ito nga pala yung upuan na nabili din ata sa Shopee. Lalagay ko lahat sa description yung mga ano, ayun o. Hindi siya, ano, fake leather lang to. Fake leather lang. Yung makikita nyo. Bali, ang kuha dito is 1-1. Yan na yan. As is na siya. Tapos, ang gamit na shock dito is hindi siya nag-mono. Ito yung gamit na shock, hindi siya nag-mono kasi ang classic, mas maganda siya ng dalawahan. Para sa akin lang naman. Kasi nga, ang mga usualing naka-classic, diba, dalawahan siya, hindi naman. Para sa akin, ha? Para sa akin lang yun. May kanya-kanya time phase. Napagpasensya nyo na yung maingay dahil nagsipintura nga. Ito na yung the next day. Ayun, makikita nyo, nakalagay na siya. Hindi pa nakakabit yung mga wiring. Kasi parang inano lang, nilagay lang muna. Ayan yung auto. Kasi ito yung sinasabi ko, kaya kailangan nyo mag-extension. Kasi kung di kayo naka-extension na plus 2.5 bata to, plus 3. Isipin nyo na lang yan. Tapos, isipin mo yung dagdag nyan dito. Yarn. Ayun na. Saktong-sakto. Diba? Tangin ang ruler yan. Kasi ito yung YSS na. Na-shock. Ito na yung the day na nabuo na to. Yan, kasama natin si Kuya mo, Agilus, Eri channel niya. Yan o. Kasi ito si Kuya Tolit ang gumawa. Nice! Ito siya as tool. Kung mapapansin nyo, brat talaga siya. Yan o. Bali, nadagdag lang dito yung to, yung carb, kasi nung nakaraan, ano na to, day ng parang 2 weeks na to. Ayan yung kulay ng tanke is army green. Tapos ito, lahat yan pininturahan. Hansel paint. Tapos ito, syempre, ang mga classic, hindi mawawala itong ganyang concept. Naka-fiber. Tapos ang nangyari lang dito na ano namin, ang naging issue, dahil malaki yung naging battery, medyo show nakikita siya ng mga naked eye. Pero ang balak na gawin sa susunod is papasok na lang dito, lilitan yung battery. So,
mas okay na yun. Ito lang ang mga makikita na lang dyan. Pero kaya pa rin naman itakyan, discarte na lang syempre. Nice. Napapanda rin na ng tropa natin, Kuya mo vlog. Naka bullet pipe siya. Yan oh. Ito yung tunog niya kapag gumagandara. Yan. Gerep nga, tol. Yan. Sige ba? Okay. Ano to? Base bike para ako 175. Okay. Dito ko na lang tatapusin itong track na to. At maraming salamat sa panonood. Peace out. Peace out. Peace out. Peace. Yeah, dito tayo sa gym.